Hi guys, it's Melai and welcome back to my channel. So for today's video, gagawa na tayo ng ating July plan with me. Yun ang agenda natin ngayon. Yun naman lagi ang agenda natin kung bakit tayo nandito. And yung team natin ngayon ay overview. Ang overview sa team natin ngayon ay ito talaga yung ginagawa ko noon bago ako mag-bullet journal. So gusto ko lang siyang balikan. Kasi matagal na akong hindi nakakapagganito. So, kung gusto nyong malaman and kung gusto nyong makita yung team natin ngayon, please keep on watching. So, uunahan ko na kayo pagdating sa lighting nito. Kasi, ayan, malabo na naman siya. Hindi dahil wala akong ilaw, kundi dahil makulimlim lang talaga sa labas. Kasi nga nag-uulan this past few days, diba? Kaya, ayan siya. So, ang theme natin na to, katulad ng sinabi ko kanina, ay something na gusto kong balikan. So, yung gusto kong balikan, and yung pinaka-unang-una ka talagang content, or yung mga pinagpo-post ko sa Instagram ko, ay ang pagka-calligraphy. So, isang technique, aw-aw. So, isang technique na dito is yung paggawa ng ombre. Ayan, kung nakikita nyo naman. Ano kasi, nung nakaraan kasi, parang bigla kong na-miss yung pagka-calligraphy. Naisip ko na, parang super tagal ko na hindi nakakapag-calligraphy. Why not i-include ko siya sa journal ko? Para sabay ko silang nagagawa. Yung pag-journal ko and yung pagka-calligraphy ko. So, ang color ng color palette natin ngayon ay something yellow and something pink. So, ang vibes niya ay parang summer feels na parang lemonade juice or basta parang siyang, mukha siyang juice para sa akin. Then, kung ayan, ano daw sasabihin ko? Wala akong kasing maisip na design dyan sa buong journal na to. So, kung wala kayong maisip, ang go-to design ko or ang go-to elements ko ay ang circles. Sila ang pang-fill ko ng spaces. Ah, di ba? Nabubulol-bulol pa ako eh. And then, ayan, gumamit din ako ng... Anong color yan? Gray. Gamit ako ng gray pang shadow. Mag-flash na lang ako ng pictures sa mga ginagawa ko dati sa Instagram, yung mga pinakaunang pictures na pinost ko doon. Syempre, highlights. Kung may shadow, may highlights din tayo. So, ito na ang ating overall view. Ito lang, simple lang siya, pero functional. Ito na yung final, or ito na yung overall view ng ating cover page for July. And naglagay din ako ng border kasi feeling ko, masyadong empty space yung sa paligid niya. So, syempre, yung border ko is ombre din. Baliktad or switch lang siya ng kulay. Ang next spread natin ay ang ating coat page. Syempre, dito gumawa ako ng coat page since ang theme nga natin, ang theme nga ng, ano daw? Ang theme ng journal natin ngayon ay calligraphy. So, syempre, magka-calligraphy and gagawa rin ako ng... magka-calligraphy din ako. And, syempre, kailangan ko ng coat para dito. So, ang nilagay ko lang ay, isn't she lovely? Referring doon sa color palette na meron ako. Diba? Maganda naman, diba? So, ayan. Kung gusto nyong matuto ng iba-ibang technique sa pagka-calligraphy, comment nyo down below kung gusto nyo gumawa ako ng video about it. Pwede naman. Kasi meron akong iilan na alam na technique sa pagka-calligraphy. Gamit ang brush pen, gamit ang watercolor, and ano pa ba? Gamit ang ball pen. Gamit ang single pen. Yun, pwede rin yun. And kung gusto nyo pang mag-explore pagdating doon sa Instagram ko, lahat ng social media accounts ko ay nasa description box kung gusto nyo lang naman i-visit. And kung mag-visit kayo doon, syempre, i-follow nyo na rin yung Instagram ko. Meron din akong TikTok, Facebook page, at saka, yun, Instagram.
Then, ito, naglagay ulit ako ng shadow. Gamit ko ang aking gray, ang to-go, ang go-to pang shadow ko. Pero, minsan, ang go-to or ang pinakaginagamit kong pang shading or pang shadow ay, limbawa, mas light toon sa color na meron ako. Dito kasi, mas mangingibabaw siya if darker yung gagamitin ko. Minsan kasi, dark yung mga letters ko, then light naman yung shadow na ginagamit ko. Tapos, Jelly Roll na 08, pang highlights, and lahat ng pens and materials na gamit ko dito ay ililink ko na lang din sa description box below. And kung may gusto kayong itanong about something, sa comment section na lang din. Kung may nakalimutan man ako na ilagay, paalala nyo na lang po sa akin. Then, border din, katulad sa cover page, then done! So, ang next spread naman natin ay hindi ko alam kung bakit inuna ko ang habit tracker kaysa sa monthly calendar. Usually kasi ang ginagamit ko or ang first ginagawa ko or ewan ko kung ngayon ko lang siya napansin, pero usually talaga ang una kong ginagawa ay ang aking monthly calendar, pero mamaya na natin siya pag-uusapan. So dito muna tayo sa una kong ginawa na habit tracker. Syempre, same font, same color dun sa ginawa natin. So ang naiba lang dito ay yung placement, ayun, yung placement ng color pink. Sa habit na word, ang ginawa ko ay nasa baba siya. Then, dun sa tracker naman, vice versa. Yung darker shade naman yung nasa ibabaw. Then, syempre, blend lang. And then, doon sa pinaka-tracker ko ay nagdagdag ako ng isa ko pang itatrack, which is ang aking Facebook. Syempre, yung Facebook page ko, nagpo-post din ako doon. Kaya, kailangan ko siyang i-monitor kung ilan yung napopost ko bawat month. Then, yung title ng habit tracker ko, yung art, YouTube, ayan, ang ginamit ko dyan ay Tombow Fudinosuke na heart tip. Then, yung pang-label, color yellow. Then, yung lines ay color pink. Syempre, para incorporated lahat ng colors natin ba? Let's be colorful. Parang ang vibe talaga nito ay summer vibe. Na parang siyang mukha siyang juice talaga. Yun talaga yung nasa isip ko, mukha siyang juice. Pero minsan kasi, diba, ganito yung color ng sunset. May pagka reddish, pinkish, yellowish na kahit ano. Then, syempre, meron ulit ako mga circle. Sabi ko sa inyo, makakatulong yung mga circles na to pag wala kayong ma-design. Or sa akin lang. Kayo ba? Ano yung mga go-to or mga to-go? Bakit ba to-go? Or yung mga go-to? Designs. So, dito sa monthly calendar, medyo indecisive talaga ako. Overall, medyo indecisive talaga ako sa theme na to. Kasi talagang hindi ko alam kung ano yung ilalagay ko sa bawat spread. Pero, na-figure out ko din siya habang ginagawa ko siya. Hindi ko talaga siya maisip kung maglalagay ba ako ng ganito or ganyan, kung magdadagdag ba ako ng ibang elements. So, kung ano yung output or yung outcome nito, ito yung naisip ko. Ito yung kinaya ng utak ko. Yung creative part or creative side ng utak ko. Ito na yun. So, ayan. Sinasabi ko nga, diba, ang ginawa ko dito ay gumamit ako ng yellow ko na brush pen. Then, gusto ko sana mangyari ay half-half. Katulad nung sa border kanina. Diba nakita niyo yung border na half-half siya. Then, mag-meet sila sa gitna para mag-blend. Dito, hindi ko siya naggawa dahil hindi ko alam kung ano yung naging problema. Kaya, tignan nyo, diba? Pinilit ko siya nung una. Pero, yung sa last part, sa flip through, may kita nyo yung changes doon. Doon ko binago at doon ko finalize yung calendar na to. Then, gumamit lang din ako ng jelly roll na white. Ayan. Diba, binago ko ulit siya. Then, sa last part, binago ko pa rin. Pabago-bago. Then, syempre, simple lang yung mga numbers from 1 to 31. Then, yung sa days, ayan,
shade lang ako or nag-block lang ako ng isang mahabang rectangle para magkasya sila or doon ko sila ilagay. Then, syempre, ayan, shadow and everything. Tapos, ano pa pa? Ang overall theme na to is super, super simple lang and pwedeng i-recreate ng kahit sino. Hindi siya, ano, hindi siya hassle sa paggawa ng mga bawat spread. As in, super, super simple. So, sa last spread natin, sabi ko sa inyo eh, madali lang to last spread na agad tayo. Makikita nyo na meron akong hati sa gitna, diba? Na may malaking July na nakalagay. Then, binago ko siya. Napag-desisyonan ko na hindi ko kailangan ng malaking space sa gitna para gawa ng design, kundi kailangan ko yung buong page na to para sa task ko. Yun yung naisip ko dahil wala talaga akong malagay na kahit ano. Mas nag-focus na lang ako dun sa color and sa pag-blend ng mga color. Tulad nyan, makikita nyo na nirecreate ko ulit yung kagaya nung sa border, half and half. And ayan, ano daw, hindi ako masyadong satisfied sa lines na meron ako. Tapos, pinago ko siya off-cam para masettle yung mga bagay na gusto kong mangyari dahil medyo naguguluhan talaga ako. Ganito ako pag naguguluhan ako eh. Hindi ko alam kung ano yung idadagdag ko. Pero sa mga past videos ko, kung ano yung nandun, hindi ko na siya binabago. Pero ito talaga yung maraming changes kasi hindi ko siya masyadong na-plan bago ko siya i-film kasi ganun yung gusto ko sanang gawin. Pero ito, kita nyo kung paano ako mag-handle ng mga bagay-bagay. Then, naayos ko na siya. Mas maayos na siya ngayon. Medyo pantay na yung mga lines niya. Tapos, nilagay ko lang yung Friday, Monday to Sunday. Then, may extra na may para sa notes. Then, bura-bura lang. Sabi ko sa inyo, it is simple and functional para sa mga ayaw masyadong maglaan ng oras para sa pagbubullet journal. Pero, iba-iba naman tayo nga ng yun. Iba-iba tayo ng ano sa buhay. Yes, thank you! So, bago ko ipakita sa inyo ang final flip-through ng ating July plan with me, kung na-enjoy nyo yung video or yung process na ginawa natin, I don't forget to like, comment, and subscribe, and i-ring mo na rin yung bell para always updated ka sa bagong videos ko. Bye-bye!